Welcome back mga ka-DIY, first video natin for 2021. So Happy New Year mga ka-DIY! Nakikita nyo ba to? Ayan. Isa itong micro hydro turbines. So tubig ang nagpapagana sa kanya para mag-produce ng kuryente. Itong model nga pala na to ay, ito ayan, GOSOF50-12 volts. So yung output nito is 12 volts mga ka-DIY. Tapos sabi 10 watts. Kaso made in China to. Tapos 10 watts. So medyo alangalin ako doon. Pero sa videong to, susubukan natin kung 10 watts ba talaga at saka ano ba yung pwede natin paggamitan dito mga ka-DIY na may silbi. So para halimbawa nakita nyo to, totoo ba siya or worth it ba siyang bilhin? Itong video na to ang magsisilbing guide nyo kung tingin nyo worth it siya na bilhin at gamitin. Pero ayun, tingnan natin mga ka-DIY. Para sa project nga pala na to, kakailangan din natin ng ibang accessories bukod sa ating micro hydro generator or hydro turbine. Ano bang tawag doon? Yan, ginugle ko na mga ka-DIY. Micro hydro water turbine. So ayun. Pero basta turbine. Nasa isip ko kasi wind turbine eh. Pero ito, micro hydro water turbine. Pero hydro tsaka water, redundant ah. Hydro turbine na nga lang, ayun. Paano nga pala ito ikabit? So, dito yung inlet niya, yung tubig, galing sa faucet or kahit saan man, dito yung papasok, tapos palabas dito. Kasi ayan o, may arrow. And then, pag dinadaanan na siya ng tubig, theoretically, dapat magpuproduce na siya ng kuryente or 12 volts mga ka-DIY. Para sa build natin, ano bang mga kakailanganin natin? Kailangan natin ng wire para medyo mahaba for extension. Then, kailangan din natin ng adapter. So, female. Ang hanapin nyo kung meron yung threaded both sides. Ito kasi hindi threaded. Ito kasi sakto na to sa faucet. And then, ito hindi. So, ikakabit ko na lang ganyan. Tapos, lagyan ko na lang siguro ng sealant o kahit glue para walang tatagas dyan. Pero ito ang mahalaga, masecure natin dun sa faucet mga ka-DIY. Set up ko na and then tingnan natin kung ilan ba yung output niya mga ka-DIY. Ayan, kinabit ko na yung ating female adapters. Dahil nga hindi threaded yung ating female sa kabilang side, ayan. Sinecure ko na lang siya ng glue for testing purposes para walang tatagas. So, ikakabit ko na to sa faucet mga ka-DIY. Pero bago yung magpapasalamat muna tayo sa sponsor ng video na to. We would like to thank Hudon Tech for sponsoring this video. This company focuses on making something useful and helpful for work, study, and daily life. One of their famous tools is this PDF converter. This PDF converter is a professional PDF converter app which is available in both iOS and Android devices, which you can install in your iPhone, iPad, Android phones, and tablets. It is a multifunctional app which allows you to convert PDF to and from different types of files like Word, Excel, PNG, JPEG, or text. You can convert your file anytime and anywhere. This is very useful for students, especially these days where homeworks and activities are done virtually and homeworks are submitted online. It is very convenient. You do not need to open your laptops or desktops just to convert PDF files. Again, thank you Hudon Tech for sponsoring this video. Now back to you, DIY Pinoy. Ayun, maraming salamat Mrs. DIY sa pagpapakilala ng sponsor ng ating video ito. So ngayon, ikabit na natin ang ating hydro turbine sa ating faucet mga ka-DIY. Ayan, sunod mga ka-DIY yung ating multimeter para ma-measure natin yung output voltage niya. So, positive, negative sa negative sa black, tsaka positive sa red wire. Yan, ready na ba kayo ma-measure kung ilang voltahe? Yan, binuksan ko yung ilaw mga ka-DIY. Ayan na, rekta tayo ah. 1, 2, 3, boom! Ayan, mga ka-DIY.
12.27 volts DC ang ating na-measure mga ka-DIY. Tapos ayan, unti-unti na siyang bumababa kasi bumabagal na yung ikot ng turbine. Ngayon, ang kailangan nating malaman, ilang amps yung dadaloy galing din sa kanya para malaman natin kung ilang watts yung actual output niya. So, kabitan natin ng load para ma-measure natin yung wattage niya. Ikabit ko na mga ka-DIY yung ating DC light na 12 volts. Isi-series natin yan para ma-measure natin yung current niya. Yung isang line sa tester, tapos yung isa is sa ilaw mga ka-DIY. Ayan, sa ilaw. Tapos, isi-set natin yung multimeter natin sa amperes. Ayan. Buhayin ulit natin yung ilaw. Ayan na, mga ka-DIY. Testingin natin ilang amps ang mame-measure natin. So ayun mga ka-DIY, 0.06 yung peak na na-measure natin na ampere. So medyo mababa yun na. Ilang watts yun mga ka-DIY? So kung i-calculate natin mga 12.27 times yung voltage natin, 0.06 yung peak. 0.7 watts mga ka-DIY. So, sobrang baba. Hindi man lang umabot ng 5 watts . Pero, kaya naman niya pailawin yung ating 12 volts DC light. Pero, hindi ganun kalakas. Kasi yung DC light na yun is 5 to 7 watts yun . Eh, ang naano lang natin . Nakukuhang output from the generator natin. Halos wala pang 1 watt mga ka-DIY. Pero kung meron kayong kung malaki kayo sa ilog at tuloy-tuloy naman yung takbo ng ilog, di times 24 hours nyo yun, meron kang ma-harvest na 17 watts. Malakas na yung water pressure niya . Malakas yan. Malakas na yung water pressure namin . So, hindi ko alam kung tataas pa yan, kung meron pang mas malakas na water pressure sa inyo. Pero based sa testing namin, natin mga ka-DIY, 0.7 watts yung ating nakukuha. Ngayon, since meron naman na ako nito, sayang. So, gawan natin ng application, project application. So, iset up ko lang mga ka-DIY, then explain ko sa inyo. So, para mapakinabangan natin yung ating micro hydro turbine, mga ka-DIY, naalala nyo ba yung ating mini UPS router? So, gagamitin natin siya. Kung hindi nyo napanood yung video na to, ito yung link. Click nyo lang mga ka-DIY para malaman nyo kung paano natin ginawa itong mini UPS para sa router. So, yung output nito is 12 volts. Kailangan din pala natin ito switch. Pwede ka naman magkabit ng switch mismo sa ilaw. Ako, bumili lang ako ng ito na para mas madali. Tapos kinabitan ko ng female connector yung ilaw natin. Sasaksak lang yan dyan. Tapos ito dito sa output. Tapos pag inon mo yan, nabubuhay na yung ilaw natin. May battery na kasi ito sa loob. Tapos 12 volts yung output. Yan. Tapos ito yung extra wire. Dito naman natin siya ikakabit.
for charging. Yan. And then, i-charge natin ito. Dito na natin ikakabit yung hydro generator natin, mga ka-DIY. So, yung voltage or yung wattage na mapuproduce ng ating micro generator is i-charge nyo yung battery dito. Although masyadong maliit yon, okay lang mga ka-DIY. Kasi kung halimbawa, binuhay mo lang yung gripo tapos hindi mo naman kailangan ng ilaw, nag-charge pa rin yung battery. Diba? So, hindi nasasayang. Kasi kung halimbawa nga, katulad ko, minsan patay naman yung ilaw tapos binubuhay ko lang yung gripo, nag-charge yung ating battery. Tapos kapag kailangan mo ng ilaw, i-on mo lang. So, hindi direkta yung ilaw nanggagaling sa hydro generator natin or hydro turbine natin. Nanggagaling muna siya sa battery. Tapos yung battery natin, chinacharge natin gamit yung micro hydro turbine natin. So, ayun. Although mahina lang, testingin natin kung mapapakinabangan natin siya, mga ka-DIY. Kasi sayang naman, meron na ako ng micro hydro generator kung di ko pa gagamitin. So ngayon, ikabit ko na lang yung generator dito, tapos iset up ko to sa banyo, mga ka-DIY. Ayan, mga ka-DIY, nakabit na natin yung ating setup. Yung ating micro hydro generator, ayan, i-charge niya yung ating battery. And then, yung battery naman natin, connected yung ating ilaw. Ayan. So, ayan. So, kung gusto mong gamitin yung ilaw, i-on lang natin yung switch. O, di ba? May liwanag na rin yung mga ka-DIY. Kapag bubuksan natin ito, automatic, sina-charge na nung hydro generator natin yung ating battery. So, wala lang kasi ako nalagay na charging indicator dito kasi pwede itong lagyan ng ilaw. Nung binil ko kasi ito, hindi ko nalagyan ng ilaw eh. Pero charging yan kasi meron naman tayong 12 volts input although mababa lang. So, ayun. So, ayan. Temporary setup lang yan kasi ikakabit ko siya dun sa taas. Pero ganyan na yung setup natin mga kanil. So ayun, kung nag-enjoy kayo sa ating simple video, please don't forget to subscribe mga ka-DIY. Click nyo lang yung bell para pag may bago tayong video, manonotify kayo. Click nyo rin yung like mga ka-DIY. Then comment kung may mga gusto kayong video or project na gusto nyong subukan natin mga ka-DIY. So yun lang, salamat!